Hi! Ito si Kuya Ditto at nandito na naman tayo sa pag-review ng gatas. Abang tayo ay naka-house arrest, gawa tayo ng maganda para sa kapwa natin para hindi rin tayo mabore. Sa pagpalengke ko, nakita kong pinagpipilahan ng napakaraming mga customer. Ito, Bear Brand. It's Monday Thursday. Bakit pinagpipilahan ito? At napili ko na ikukumpara ay itong Birch 3. Itong dalawa ang pinakamura na nakita ko so far. Pinagmamalaki ang iron, zinc, and vitamin C. At kung makikita mo dito sa... Ito, napakaganda. Oh, alam niyo namang crush na crush natin itong si Liza Calzado. Iron, zinc, and vitamin C na nakikita mo rin naman sa package nila. Ayan. Ito, pinagmamalaki nila. Ayan. Dito sa kabila, iron, zinc, and vitamin C. In fact, dito sa may part na nakalista yung nutrition niya, ayan o, nakadilaw na yan ng Bear Brand. Ayan, iron, zinc, and vitamin C. Pagdating sa iron ng Bear Brand ay may 3.9 mg. Ang Birch 3 may 3.4 mg. So, panalo to. Pagdating sa zinc, ang Bear Brand may 2.4 mg. Ang Birch 3 may 2 mg. Panalo ulit ito. Pagdating sa vitamin C, Birch 3 may 12.21 mg. Bear Brand may 30 mg. Wow! Panalong-panalo to pagdating sa vitamin C. Okay, so dun sa pinagmamalaki nila na kinahighlight nila dito sa packaging nila, lamang na lamang ang Bear Brand. Pagdating sa calcium, 2.64 ang Bear Brand, 255 ang Birch 3, lamang ang Bear Brand. Sa carbohydrates, lamang ang Birch 3, 19.4, 18.5. Sa protina, 5, ito 5.6. Sa fiber, wow, ito may fiber, 1.8 grams. Ito, walang fiber. Vitamin A, 302.5 IU. Wow, ito, ang 679.17 IU. Wow! Vitamin B1, B2, tsaka B6, lamang ito. 37, 26, tsaka 60, 0.60. Ito, 0.22, 0.12, tsaka 0.33. Phosphorus, lamang to. 216 to 145.2. Potassium, lamang ito, Birch 3. 341.9 to 214.5. Magnesium, lamang ito, Birch 3. 18.9 to 16.5 milligrams. Sugars, okay. Mamaya na yung asukal niyan. Sodium, lamang ito, 100.2 milligrams, ito 99. Saturated fat, 4.6, ito 3.3. Ngayon, meron pang mga vitamins ito na wala ito. Kagaya ng B12, may 0.76 micrograms. Pantothenic acid, may 0.50 micrograms. May biotin din to. Biotin, pampaganda din yan ang balat. 2.8 micrograms. Pinakahuli, meron din tong vitamin E. 3.3 International Units, IU. 3.3, ito, wala siya. Ngayon, i-taste test natin. Bakit pinagpipilahan gusto ko malaman ito? Alam mo naman eh, dapat sa vlog, di ba? Dapat tinitikman on the spot. Kuya Dits, ano lasa? Gusto ko makita ninyo. Ayan ha, gugupitin ko sa harap ninyo. Birch 3. Lalagay ko ha. Birch 3. Uy, mabango. Uy, mabango. Mabango ang Birch 3. Saluhan niyo ako. Masarap siya. Gusto ko to. Gusto ko to, pero mamaya, baka mas gusto natin to. Mm. Okay tong, sasarapan ako dito sa Birch 3. It's everybody's milk. Ngayon, susubukan naman natin ang Bear Brand. Subukan natin Bear Brand, pero hindi ko na ito bubukasan kasi meron na ako. Bear Brand. Tawag mo ba? Bear Brand. Alam na! Subscribe kayo, ha? Mm. Lagay pa tayo ng konti, ha? Bear Brand, saluhan niyo ako, ha? Eh, ano yung mas masarap para sa'yo, Kuya Dits? Ito. Mas masarap to. Kaya pala pag nilalagay sa champurado, mas gusto ko to. Pag nagtitimpla ka ng gatas lang ito, bakit? Mas matamis. Yan ang kasagutan ha. Sa akin ha. Mas natamisan ako dito. Kesa dito. Although masarap to ha. Creamy to, creamy to. Pero mas natamisan ako dito kesa dito. So naiintindihan ko yung mga tao na pipiliin nila ito
pag halimbawa ilalagay nila sa kanilang kape, kasi may parang asukal na eh. Hindi naman kailangan maging anthropologist ka para malaman mo na ang Pinoy mahiling sa matamis. Kaya sabi ko, alam na! Alam ko na kung bakit itong pipiliin ng Pilipino. Pag magkakape ka, pag magchachampurado ka, wala akong maisip na pag-describe, kundi mas matamis. alam mo, masarap din to eh. Kukuha ako isa pa para sigurado ha. Yan o, sila sa Birch Tree. Mas creamy to. Mas creamy itong kay Liza. Andun yung creaminess din ito, pero mas matamis. Kaya naintindihan ko kung bakit ito ang pinipili ng mga Pilipino. Okay, mas matamis to. Ibig sabihin, mas may asukal ba siya dito? Tingnan natin. Tinignan ko yung likod. Information on nutrition. Mas may asukal to. Ito 10.9 grams. Ito 11.8 grams. Woo! Pero yung lasa ko nito, mas matamis. Kaya mas gusto to ng Pinoy eh. Mas matamis. Ito creamy eh. Pero kung si Kuya Ditz, mukhang ito. Ito pipiliin ko. Yung presyo. Siyempre, pagbibili kayo. Pagdating sa presyo, ano yung mas mura, ano yung mas mahal, saan ka mas makakatipid, mga misis, tuturuan ko kayo. Matuto tayo. Ano ba yung mas nakakabuti para sa budget ko? Kung 100 grams yung dalawa, titignan nyo yung presyo. Kung pareho yung lalagyan, tapos kung sino yung mas mura, edi piliin nyo yung mas mura kung yung mas maganda para sa inyo na inyong lasa, di ba? Pero kung magkaiba, halimbawa, ang Bear Brand, palagay natin, 320 grams. Sulat ko ha. 320 grams. Ano to, Bear Brand? On Birch Tree, meron silang, hindi kasi pare-pareho yung packaging eh, yung laki. Ang Birch Tree, 300 grams ang packaging nila. Halos magkapareho pero hindi pareho ah. 300 grams. Ang presyo ng Bear Brand, $103.95. So gawin ninyo, $103.95 divided by, yan ang presyo. Calculator na natin. 103.95 divided by 320 equals 0.32. Birch Tree, 300 grams. So, mangyayari, magkano siya? 87.50.29. Kita nyo? Turo ko sa inyo ha. Ito yung Bear Brand sa taas. Kung makita nyo yung presyo lang, 103.95. Nakikita nyo ba? 103.95. I-divide nyo lang. Divided by 320 grams eh, yung lalagyan. Yung presyo, divide nyo sa lalagyan, gano'ng kadami? Yan yung presyo, kada gramo. So, 0.32, 30 centimos kada gramo. Kala mo siya buwan, no? 30 centimos kada gramo. Ito naman, ang lalagyan ng Birch Tree, ang presyo niya is 87.50. Ang lalagyan niya, 300 grams eh. So, presyo, 87.50. Kunin nyo yung calculator nyo, divided by 87.50, divided by 300 grams, lalabas 0.29 per gramo sa Logan Birch Tree. Mas mura ang Birch Tree, lumalabas. 29 centavos per gram versus 32 centavos per gram. Mas mura yung Birch Tree sa Bear Brand. Ganyan ang gawin nyo para at least smart kayo, no? Hindi na kailangan anthropologist para malaman yan, pero tutulungan ko na rin kayo. Tatanungin niyo si Kuya Ditz kung ano ang pipiliin ko na panalo. Mukhang Thai sila eh. Kasi hindi ako maasukal na tao eh. Siguro pag yung champurado, gusto ko si champurado hindi matamis eh. So ito na yung pampatamis ko. Depende sa mood. Pero kailangan ko pumili, 'di ba? Kung may pipiliin ako ito. By a slight margin. So far ha, ngayong Monday Thursday, ito. Panalo para kay Kuya Ditz. Ito si Kuya Ditz nagsasabing love me, hate me, but never forget me. Subscribe.